kasi alam namin na mga lugar dito sa Abra, lalo na sa mga barangay, ay walang masyadong pagpaparticipate ang mga tao sa governance. Hindi porket ayaw naman siguro nila, kundi hindi nila alam kung paano. May mga kagawad pa sa ibang barangays na hindi nila alam kung magkano yung ira nila. At saka isa pa, narinig din namin kung hindi alam ng barangay officials kung paano gumawa ng budget, edi lalo na what do we expect from the residents. So we hope with this project, unti-unti ay makipag-participate sila sa mga nangyayari sa kanilang barangay, lalo na with their barangay officials. Ti pagkikuan ti barangay road, ket bumiyang ti barangay, mabalin mo pa met nga agdawat ijay PDAF ti congressman, unuhaan ijay metla ang development fund ti probinsya. Data provincial road, nga hanyo nga birukin ijay budget iti barangay. Nga, kaputahan nga barangay road. We give them trainings. Ito ay yung participatory planning and budgeting at saka LGU monitoring. Sa probinsya at sa mga barangay, yung mga young concerned citizens of Abra for good government. Yun talaga ang organisasyon na gumagawa nito dito, yung mga kabataan. Sila yung mga leaders sa kanilang mga barangay din eh. At saka sila talaga, whether we like it or not, sila ang future leaders. Ako po isang member ng YCCAGG. Tapos bilang isang member, tumutulong po ako sa mga seminar. Tapos minsan nagiging speaker din po ako. Para sa akin, ang participatory planning and budgeting po, hindi lang po siya ginagawa ng mga barangay officials, ngunit meron pong may tutulong ang mga ordinaryong mamamayan. Pagdating po ng araw, parang gusto ko pong maging kapitan o maging bahagi po ng sa gobyerno. Nang sa ganun po, magawa ko po yung mga natutunan ko sa YCCAGG po. Ang natutunan ko dito sa training or workshop na ito patungkol sa knowledge and skill, dito ko napagtanto na malawak pala ang ibig sabihin ng planning. Not only in kung paano ba i-upset ng tao yung napagplanuhan ninyo, but you have also to consider yung kung saan ba manggagaling, kung paano ka ba mag-source out. In terms yung implementation niya, you should plan not only kung yung makakapagpasaya ng immediate para sa tao, kundi ito yung makakapagbigay sa kanila ng ginhawa kung posible nga habang buhay o di kayo yung pangmatagalan. You know, I am from this place. I was born here, I grew up here, and I was thinking at first na mas madali mag-coordinate kasi taga rito ako eh. Halos magkakamag-anak kami lahat dito. Pero hindi pala. Yung iniisip ko noon, hindi pala ganun kadali. May mga challenges pala, may mga problems pala. So from the sharing of the other organizations, kagaya ng Recite, kagaya ng CARSA, napag-aralan namin kung paano pa mas madali yung trabaho dito. Yung sa workshop, meron kaming actual experience na magagawaran din namin sa mga trainings. Napag-aralan yung how to do the training ba, how to do the workshop. Yun, na more ang manggagaling sa mga participants, yun na pag-aralan ko sa ANSA yun. Yun ang isang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko.